Ayan po, magandang hapon uli sa inyong lahat. Magandang gabi na pala. Ayan, so welcome again sa ating ginagawang game analysis, mga kamatsyas. Okay, so tayo uli ngayon ay live sa ating YouTube, sa ating Facebook, at sa ating Twitch, mga kamatsyas. Ngayon naman ang ating i-analyze ay isa sa mga matinding naging laro noong araw pa, no? Chess Classics tayo ngayon. So ito ay naging laro noong 1953. February 20, March to March 22, 1953. Ang tagal na, mga kamatsyas, no? Ano kasi ito eh, round robin sila. Long game. Kaya, tapos 20 players round robin. Kaya talagang napakatagal ng bakbakan, mga kamatsyas. So, ito yung tinatawag na Latvian Championship na talagang isa sa mga hindi makakalimutan, no, na torneo sa Chess Classics. Especially, ito ay pinagbibidahan ni The Magician of Riga, Mikael Tal, mga kamatsyas. Okay, ang kalaban niya dito ay si Mark Passman, na kahit anong gawin kong research, talagang hindi ko makita talaga kung ano ba talaga ang itsura niya. Kaya nilagyan ko na lang ng unknown image na ganyan, mga kamatsyas. Okay, so ready na po ba kayo, mga kamatsyas? Magandang gabi po sa aming mga taga-panood. Shout out sa lahat ng aming mga taga-suporta. Okay, kung kayo ay ready na, patakbuhin muna natin ang ating intro na lagi nating napapakinggan. Okay, so start na tayo. Ang ginawa dito ni Mikael Tal, nag-E4 at nag-C5 naman dito si Passman. Nag-Knight F3, nag-D6. Grabe, Sicilian, umaapoy ito. Open Sicilian, D4, C takes D4. Nag-Knight D4, nag-Knight F6, nag-Knight C3, at dito nag-A6. So, kilalang Sicilian Nydorf Defense, at dito nag-F4. Ayan, ito yung tinatawag na Amsterdam Variation. Pero may ibang katawagan ito eh. Pero ang tawag dito sa Liches, Amsterdam Variation. Bago na, no? Nakalimutan ko kung anong tawag dito talaga, mga kamatsyas. May tawag talagang classical name yan eh, yung opening, yung variation na yan. So dito nag E5. Ayan, yan talaga ang ginagawa dyan para may tempo attack kagad sa knight and para bakante na yung E7 square para sa bishop. Nag knight F3 umatras. Knight BD7 develop muna. Nag bishop D3. Nag bishop E7. Nag castle ang white. Ayan, nag castle din. Nag-King H1. Ayan, prophylactic parang idea, hindi na tamaan ng mga check-check na ganyan. So, ilag muna para safe lalo ang King. At dito, nag-B5 si Passman ng idea. Gusto niya mag-B4 mamaya and syempre para mag-develop ng bishop sa B7 para lahat naka-develop na ang mga minor pieces. At dito, nag-A3 muna si Tal para walang pangulit na B4. Then, nag-Queen C7. Unti-unting development, kumapture na sa E5, nag-D takes E5, nag-Knight H4, ayan, ano idea ni Tal? Para pupunta yung Knight sa F5. Excuse me. So, Knight H4, naispatan kasi ni Tal na yung F5 square, aba, mukhang maganda yung Knight dyan, ha? Parang gano'n, makaka-atake kagad. Alam niyo naman si Tal ay sinabihan niyan na mayroong bansag yan na kung may tumatakbong Knight sa chess, ang knight ni Mikael Tal ang pinakamabilis daw sa buong mundo. Kasi grabe umatake ang yokabab ni Mikael Tal, mga kamatsyas. Dito ang ginawa, nag-knight C5 si Passman. Okay, itong knight C5, ito yung tira noong araw, noong time noong 1953. Pero nitong nakaraang 2011, na bago ang takbo. Nag-iba ang direksyon, knight B6 ang ginawa dito ni Savchenko. No, Super Grandmaster Savchenko Boris. Ayan, so kilala yan eh, di ba? Narinig nyo na yan. At tinira din ni Shanova Konstantin. Ayan, itong Shanova, alam ko, grandmaster na rin ito eh. Shanova? May Nava din, ano? Okay, so Knight B6, ang tira na bago, modern, pero dito tayo sa antigo. Knight C5, then nag-Bishop G5, ayan. So develop lang, may pressure sa knight. Pagka ganito, di ba? Eh si Talantomira, nangangamoy capture, tapos isa-sacrifice ang tori. Ganyan ang estilo ni Tal eh. Then, nag-queen D8, ininda kagad ni Passman. Nagduda, baka mamaya nga, capture, o ano-anong gawin, pero may knight D5 kasing lulundag. Nag-queen D8 lang, nag-knight F5, ayan na.
Pumasok na, dalawang pyesa na ang nakapasok sa loob ng teritoryo ng black. Then, nag-bishop takes knight. Kailangan i-neutralize yan. Then, rook takes f5 para, ayan, syempre may pressure sa e5, may tempo attack. Nag-knight fd7. Ayan, para talagang masimplify ng masimplify ang mga pyesa. Habang napapalit ang mga pyesa, eh mauubusan nga naman ng pang-atake si Tali. Ang 40 ni Tali, umatake ng umatake. Nag-bishop takes e7, nag-queen takes e7, then pumasok buong-buo ang knight sa gitna. Knight d5, may tempo attack sa queen. Umilag syempre, queen d6. And nag-queen g4, ayan na. Minamarkahan na ang tapat ng hari. Si Mikael Tal kasi ganyan eh. Kung nasa ng hari, ang sama ng tingin eh. So, hinahunting niya talaga kung papaano talaga mape-pressure at maa-attacking lubos ang kalaban niya, no, yung Black King. So, dito, nag-G6. Kasi na-pressure eh, no? Talagang ibang klase. Talagang may energy'ng nararamdaman. So, nag-G6. Para bato na ang G6, talagang dalawa-dalawa suporta niyan. And at the same time, may atake pa sa rook sa F5. Ang ginawa dito, hindi pinansin yan. Rook AF1. Mas okay yan kasi develop na, baterya na, may strong pressure pa sa F7. Eh, hindi pa rin naman makapture yan kasi nga nakapin pa rin naman eh. So, ang ginawa dito, na-pressure naman sa F7, yan din ang minove. Nag F6. Talagang may power, no? Talagang, alam nyo, pag ina-analyze ko yung mga game ni Mikael Tal noong araw, parang kung ano yung piyesang tapatan niya sa kalaban niya, iniinda yung tinapatan niya eh. So, tinapatan yung G7, napa G6. Tinapatan yung F7, napa F6. Ayan, committed na, medyo weak yung F6 na yan. Ano? Ang ginawa dito, nag H4. Ayan, para palambutin ang bahay ng hari, yung shield. Kasi mag H5, mga ganong idea. Then, ininda na naman. Nag king H8. Iniindang magaling. So pag king H8, wala nang ang H5 si Tal. And nako, ready na to capture sa tore. So nag rook 5 F3. Umatras naman. Siyempre kakapture na yan eh. Then dumiretso F5. Ayan, kumbaga sabi ng kalaban ni Tal, ako naman ngayon. Ikaw ang sugod na sugod ha. Sige, F5. At dito, kinapture lang mga kinapture lang oh. Pinabayaan lang yun ay sa D5. Hindi na sindak. Kasi nga ang idea ng F5, tipong may atake na parang hindi nga makakapture kasi may iwan ng libre ang knight sa D5 eh. Pero yan ang ginawa mga kamatsyas. So ang ginawa dito, kinapture talaga yung knight. Tinuluyan talaga. Pero kung mapapansin nyo, talagang yung evaluation bar sa gilid, lumamang ang black eh. Lamang ang black eh, no? Teka, balik nga muna natin. Yun talaga eh, lamang ang black dito. No? Saan nagsimula yung lamang? Silipin ko lang mga kamatsas ha. Dito, umilag, good move yung king H8 pala. No? Ilag, no? Rook F3 dapat daw ang tira. Rook 5 F2. Para medyo konti lang ang lamang ng black dito. Talagang pure talent talaga si Tal. Walang engine, no? Nag F5, balik tayo, kinapture na. Then, sinabayan din ang capture sa D5. Nag F takes G6, nakipagsabayan na. Ayan na, ito na ngayon ang mundo ng kalaliman na talagang hindi lubos maunawaan ang mga plano na yan. So nag-rook takes F3, nag-G7 check muna. Ayun, niligtas muna yung pawn para may check. Nag-king G8. Excuse me, medyo kumakati ang ilong. At dito mga kamatsyas, ayan, pakigess nyo nga ang talagang buong tapang na ginawa ni Tal dito. Talagang matapang talaga, umuusok talaga. Pakigess nyo nga po ginawa ni Tal dito mga kamatsyas. Sige po, bibigyan ko kayo ng kaunting sandali. Pakiramdaman nyo sa estilo ni Tal, ano kaya gagawin niya dito. Start! Sige, nababasa ko po ang inyong mga chats. Chat lang po kayo, chat lang. Malupites talaga tong si Tal. Walang engine. Malupites ka talaga. Sarap sigurong katropa nito, no? Kung ito buhay pa inabot eh. Sarap katropa eh kasi biri mo, patatapangin ka nito eh. Lahat ng pyesa, walang awa eh, talagang ibinibigay lahat eh. Malupites talaga. Sige po, comment lang po kayo. Bishop takes pawn. Bishop takes H7, check. Oh, talagang grabe. Kilalang nila si Tal, ha? Bishop H7. Talagang matindi. Sige po.
Comment lang. Binabasa ko yung mga comments nyo. Sige lang. Meron ako dito. Ano kaya sa pakiramdam nyo ang kumakalikot sa isip ngayon ni Tal? Yan, very good. So, majority wins mga kamatsas. Tama po ang inyong nakita. So, tingnan na kagad natin. Bishop takes h7. Ayan, oh. Boom! Sacrifice! Kung inabot ni Tal ang panahon ngayon na may Stockfish computer engine, tingin nyo, maniniwala siya? Sabihin yan, anong lamang ang sinasabi niyan? Ito, tira ko. Grabe, no? Kasi nga, meron daw two types of sacrifices, eh. Diba? Yung the correct one and mine, sabi ni Michael Tal, yung kanya daw. Kasi yung kanya kasi ang application niya, may halong psychological, eh. May halong timpla na pakiramdam niya, hindi kakayanin ng kalaban niya yung nerve. Kaya pinapasok niya kahit na medyo alanganin. So, nag-bishop takes h7, sacrifice, kinapture, king takes h7, nag-rook takes f3. Tingnan nyo naman ang evaluation bar, mga kamatsas. Tangkad na tangkad sa black. Losing na losing si Tal. Hanip yan, no? Decisive advantage, oh. Pero, ang ginawa dito ni Passman, nag-knight e4. Ayun, knight e4 lang ang ginawa. Pero tama pa rin, di ba? Pero, dito mabigat, oh. Eh, kung nakita daw ito, queen e6, iyakan time na. Solve, no? Solve na lahat, eh. Kasi, anong gagawin ng white queen? Kung queen h5 check, harang lang. Di ba? Wala na, eh. Wala nang follow-up, eh. Pilay na, lamang ng dalawang pyesa, eh. Di ba? Oh, wala na. Kung magpo-promote naman, kakapturin lang. So, wala na. Pero okay pa rin naman itong depensa. Yung nga lang, may risk itong depensang knight e4. Then, nag-h5. Ayun, nakatempo tuloy, eh. Kasi kanina, kung nag-queen e6, eh, walang h5. Kasi, tutukan pa queen, may tempo pa, eh. Obligado, magre-react ang white queen. Hahanap pa ng mga kalikalikot para, ewan ko, kung paanong gulong gagawin ni Mikael Tal doon. Siguro kung nag-queen e6, balik lang tayo akong gumanito. Siguro ang na-count dito ni Tal ito. Rook f5 na lang. Rook f5 sabay ganun, ano? Nag-iisip din ako ng mga anggulong magulo. Anggulo na, magulo pa. Ayan, wala, eh. Yan talaga ang ano niya, eh. Estilo niya, eh. Pero balik na tayo, nag-knight e4. Then nag-h5. Uy, threatening queen g6 check. Ang ginawa dito, nag-knight DF6. Yan. Kumbaga, sa isip-isip ni Passman, kulang na yung galamay mo. Kulang na yan. So, dito ang ginawa, nag-queen G6 check, nag-king G8 bumalik, nag-H6. O, diba? Sa isip-isip ng kalaban ni Tal, ano nga gawin yan? May knight nga ako, eh. Ayan, o. Kasi dito, kulang na kasi pyesa ni Tal, eh. Sarap sanang pagka-capture ni, eh, diba? Capture. Kaso, wala. May isang tore pa, eh. Kulang, masyado nang kulang. Gaganunan nga lang, eh. Queen D1 check. Angat, paki-imagine po, queen takes H5. Wala, kulang na kulang. Kaya wala na siyang time para tagpasin yung ganyan. So kaya nag-H6 na siya, then nag-rook A7. Samantalang si Passman ay maingat na maingat. Sinusurbol niya na lamang siya dito. Talagang gusto niya niyang isurbol na wala na. Talagang wala ka ng kaata-atake pa, Tal. Parang ganun. So, ang ginawa dito, nag-king h2 muna si Tal. Walang magawa, eh. Iwas muna, baka mamaya masundutan sa baba, matempo ng check, mahirap na. Umangat muna, ba? Ngayon ko lang nakita si Tal kumunat, ha? Then, nag-rook e7. Yun. Pag-rook e7, blunderacious! Blunderacious, mga kamatsas, ang ginawa. Ayan. Wala, itinan yung evaluation bar, biglang tangkad. Oh. Yun ang tawag dyan, bumigay ang nerve. So, dito, ang tira lang daw ay queen d2. Para kasing ang hirap kasing makita yung mga depensa, eh. So, pag queen d2, ang idea talaga dito, mga kamatsas, mayroong direct queen takes h6 sacrifice na kapag nag-queen h6, may knight g4 check. May ganyan na kagad, eh. Diba? Ayan, oh, direct na, may tempo, eh. So, kung capture lang din. Ayun nga, mauuwi, hindi naman pwede ito, eh. Capture. May queen f4, huli! Eh, may isang tori pang natira. Ah, wala na. Lagas na. Ayun, so queen d2 ang excellent move. Talo na si Tal talaga, maliwanag. Pero, dahil nag-rook e7, nabuhay bigla ang posisyon ni Tal. Tumangkad ang Stockfish.
Ano kaya ngayon ang bawi na ginawa dito ni Tal? Sige po, find the excellent move. Start. Sige po, comment lang kayo, comment. Training tayo ng atakihan. Tingnan ko kung ano yung guest nyo dito. Ano po ang guest nyo dito na mamaw talaga? Malupites talaga. Matindi, no? Salamat po ha, sa mga nagsishare ng stars. Ha. Thank you very much. Ayan. So, ay, ang galing, galing. Tuwan-tuwa ako sa mga ganitong laro eh, no? Ang tapang kasi. Umaga sa club eh, no? Baka puro tapang lang yan, ha? May mga ganun-ganun eh. Pero matapang talaga. Ibang klase talaga. Kumbaga sa manok, mga kamatsas. Texas na Texas talaga. Kondisyon na kondisyon. Ayan. Sige. H7 check. Dito sa YouTube naman, H7 check. Sa Facebook, H7 check. Ba, malupites. Malupites. Mukhang Rook takes F6. Ayan, may iba naman. No? May iba. O, Rook takes F6. May tumira F7. Naku, wala na pong pawn sa F. Multo yung F7, wala. Ayun, sino kaya ngayon ang gagaano kayang ano, check pawn? Ah, malupit yung mga nakakita. Oh. Oh, sige, sige. Oh. Konti na lang po. Pawn H7 check. Check pawn. Pawn H7 check. Sabi ni Ace Faigao and ni Jefferson Calado, Madayag H7 check. Rook F3. Uy, may nagbago, kumunat. Rook F3, Rook H3. Ah, may ganon, may kumunat. Rook D3, Rook D3. May Queen H7 pa, oh, may sacrifice. Oh. Matindi. Malupites. Rook H3, makunat, no? Ayan, ako, grabe. Tindi. Sige po. Ating bubuksan na ngayon ang baol, ang sekretong baol ng kaguluhang binuksan dito ni Mikael Tal. So, ang ginawa po, perfect move, excellent move. Ayan, maraming salamat po sa mga nakakita. H7. Ay, sorry po. Ako, napatira tuloy ako. Rook H3 muna. Namali ako. Sorry. Joke lang. Rook H3. Ayun, tama pala yung ginawa kanina. Alam nyo, nasa isip ko H7. Kaka-H7 nyo. H7 na nakita ko. Namali ang commentator. Peace. Pasensya na po. Ayun. So, Rook H3, bago mag-H7. Ano naman, init na init ako sa H7. Puro H7 kasi nakita ko eh. Ayan, pag Rook H3, ayun na. Oh, grabe, mag-H7 na, mga kamatsas. Mamatsasin na. Okay, kaya ako nagtaka eh. Pag H7, bigla akong inawatin na nyo evaluation baro. Talo ka agad eh. So, Rook H3 muna. Ayun, ganda nung... Ang lupit pala nung Rook H3, no? Congratulations sa mga nakakita. Kasi idea ng Rook H3, H7. Para akong na-hypnotize eh sa H7 na nakita ko. Tapos H7 nga ako. Rook H3, ang idea, saka palang mag-H7, mga kamatsa. So, dito, ang ginawa, kailangan, pwersado talaga. Pwersado eh. Walang ibang gagawin eh. So, knight H7 lang talaga, babarhan. Ito ang nakasil dito. Rook D3, ayun. Ang bigat ng Rook D3 na yan, no? Idea kasi pag umalis ang queen, diretso, may Rook D8 check. Aroy. So, dito, obligado, force move. Queen A8 para protection na ng back rank. Then, nako, mananawa kayo sa puzzle, mga kamatsas. Mananawa kayo. Sige, papuzzle ko nga ulit. Sige, sayang eh. Papuzzle ko ulit. Sige, guess nyo. I-guess nyo, mga kamatsas. Ang tindi nito. Paglaro talaga ni Tal, mananawa tayo sa problem solving. Sige po. White to play and find the excellent move. Pausukin nyo ang board. Umaapoy yung mga tira nito ni Tal talaga eh. Mambihirski talaga. Oh, grabe oh. Pagkatapos ng analysis natin, may bibigyan ko kayo ng kaunting istorya dito sa tournament na ito. Sige po. Matindi. Find the excellent move. Okay, basa muna ako ng inyong mga comments. Queen takes E4. Ah, galing. May mga talagang grabe. Mga talagang... Talian talaga, ha? Talian, ha? Queen takes E4, may Rook F3, may Rook D7. Ayan, oh, mga nakikita ko, Queen takes horse. Ayan, talagang horse na horse, eh. Kulang na lang, talian na lang, eh. H7. Oh, grabe, ha? Rook F3, Queen takes E4. Meron dito Rook F3, Rook D7, may Queen B7 pa.
Oh, makakarating ba Queen doon? Paano nakarating yon? Queen B7. Ito po yung B7. Malupais. Kahit idiretso ayaw eh. Oh. So, hindi makakarating talaga sa B7. Pero okay lang po yan. Baka ano lang, the typo lang, typo. Baka ang tira niyan, Queen H7. Sabi, ganun eh. No? Sige po, sige po. Matindi, matindi. Ang mainit talaga itong bakbaka na ito. Rook G4, Queen C6, Rook D7, King takes Red Horse. Patay tayo dyan. Naging pula bigla. Dito naman tayo sa kabila. Ay, salamat po ha sa mga nagsishare ng stars ha. Thank you very much. Queen takes E4, Queen takes A6, Rook D7. Nako, grabe. Talagang umaapoy talaga. Queen C6. Sige po, bubuksan na natin uli ang selyo ng kamandag na binitawan talaga ni Tal dito. Queen takes E4. Excellent move. Gravacious mga kamatsas. Napakatindi. Biruin nyo, walang computer engine ito ha, noong araw ha. 1953 pa ito. Kopong-kopong pa. Karwahe nga lang ang mga sasakyan ito eh. Kung merong sasakyan nun, baka yung maninipis ang gulong na yung may background sound, yung panababamparamparababampapam. Yung gumaganong-ganon na panahon pa ng klasiko, no? Pero dito, grabe, parang engine, parang nadali. Queen takes E4, sacrifice. Then, ang ginawa dito, nag-queen takes E4. Bakit kinapture yung sacrifice? Wala na bang ibang paraan para i-ignore? Eh, lamang pa rin naman ang isang pyesa pagpalagay ng natapyasan na. O, di ba? Paano kung mag-rook E8? Halimbawa, kung mag-rook E8 lang. Kasi pag queen takes E4, naka-rook D8 check si Tal eh. So, pag rook E8, depensa lang, ang gagawin daw, babalik daw dito. Queen G6. Yun lang. Hindi ko lang alam dyan, mga kamatsas, kung kita ni Tal yan. Pero, tingin ko kita. Kasi hindi naman ganun kahirap. Ano yun, no? Baka pupunta nga uli dyan, tapos mag-rook D7. Ayan. So, balik na tayo. Pero ang ginawa dito ni Passman, sige. Nakipagsabayan na, queen takes E4. Gawin mo na gusto mo, Tal. Parang ganun. Nag-rook D8 check, nag-king F7, nag-G8 queen, umangat pwersado, king F6, nag-rook D6 check, naku po, grabe, takbo! King F5, queen G6 check, takbo! King F4, nag-G3 check, takbo! King E3, nag-rook D3 check, nag-queen takes D3 na lang kasi wala na eh. Kung tatakbo sa E2, tatakbo sa F2, lilipad na ng buong-buo ang queen. Makatapyas man lang. Pero umamba pa lang si Tal, kakapture niya pa lang yan, iniresign na ni Passman. Yan po ang istorya mga kamatsas. Ha! 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 Hingal ka. Hihingaling ka talaga sa laro ni Tal talaga eh, no? Pambihirski mga kamatsas, no? Talagang matindi talaga yung mga notable game nito ni Tal talaga. Biri mo, ang hirap gawin niyan ha. Kung hindi, ang hirap talaga eh. Alam nyo, nakakita lang ako ng ganyan sa panahon ngayon kasi inspired by computer. May mga computer na kaya inspired na. Eh, nung panahon na yan, anong referensya ni Tal? Bakit na-inspired siyang magkaroon ng ganyang estilo, no? Wala, mabigat talaga. Talagang napaka-natural, pure talent, no? Para magawa mo yung ganyang ang tindi. So, dito nag-resign na. Bakit? Kasi pag nag-queen takes D3, king F2 takbo, then queen D2 check. Pag umangat, king F3, may queen D6. Ayun. So, saan pupunta ang tore? Pagpalagay na, mag-rook F7, hindi pwede. May queen D5 check. Wala na palang pupuntahan pala yung tore. Kapag nagpunta sa E8, may queen C6. Ayun, grabe kahuli, no? Saan pa pupunta? Halimbawa, hindi pwede sa light eh. Kung mag-rook A7, may queen D1 check. Pag nag-king F2 daw, queen G1 check, huli. Matindi. Pag nagpunta dito, grabe, no? Pag king E3 pala, may queen G1. Kuha tore. Pag nag-king E4, may queen D3. Matchas. Talagang matindi. Kaya nga nag-resign na pala talaga dito si ano, si Passman. Nabasa ko nga yung comments eh sa chessgames.com. Naiinis dun sa kalaban eh. Naiinis kay Passman. Sabing ganun, eh bakit hindi mo lang pinakapture ng, hindi mo na pinakapture yung Reyna bago nag-resign? Sabing ganun. Dapat nagpinakapture muna. Tumira-tira siya tapos mag-resign din pala. Parang ganun. Dapat daw pinakapture muna saka daw pag-isipang i-resign. Eh, pinagtanggol naman ng iba. Ang sabi, eh kaya ni-resign kasi kita na matatalo na rin. Pero sabi daw, dapat pag-capture dyan, king F2, dapat
ano, abangan muna daw si Tal na makita muna yung excellent move Queen D6. Kasi pag Queen D6 wala na eh. Talagang makukuha at makukuha pyesa mga kamatya sa hindi may iwasan eh. Lupit no, grabe tindi ah. Ah, teka muna, pag ganito pa, check muna pala pag angat, dapat daw ipakita muna yung Queen D2 then Queen D6. Yan daw dapat makita muna. Okay, so ganun pa man, grabe, napakatapang, buong tapang talaga, no? Pure na pure ang talent talaga ni Tal Pambirski, no? Lupits! Okay, so bago tayo magtapos mga kamatya, shoutout muna tayo kila Owen Silva, Shaolin Temple, Jan Emmanuel Matondo, Hendrik Ignacio, Jake Lobio, Vivencio Perote, John Mark G. Efren, Glenn Gambangay, Patrick Furtexa, and Jimuel Lumakes, Elijah Dolatre, Glenn Gambangay, Patrick Furtexa, and Fanzen Insoy, Sultan Khan, and Giovanni Ruiz. Thank you po sa mga star senders namin ngayon, kila Joshua Lee Lazaro, Elijah Dolatre, and Roden Ampowan, Christopher Alejandro at kay Edmundo Ancheta. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kamatsas ha, sa inyong palagi ang pagsuporta. So, mamaya meron tayong sparring games. So, tayo ay magsisimula at 9 PM ba tayo, King? Meron kaming sparring game mamaya. Meron tayong sparring game. So, laro-laro lang, chill and chats. So, kita-kita po tayo mamaya. Live tayo sa Facebook, YouTube, and sa Twitch. Maraming salamat po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Pasensya na po, di ko kayo na-shoutout lahat. Pero naniniwala po ako na nandyan kayong palagi para sumuporta. At nandito rin naman ako para magbigay serbisyo sa inyo sa larangan ng ahedres o chess. Maraming salamat po muli. God bless.